intentions po para sa araw na ito ay ang pasasalamat ni na Mercedes Ruiz and family, Luisa Tabiolo and family, para sa 22nd wedding anniversary ni na Darwin and Ann Del Mundo, ni Emer at Chema Untalan Tarlenco and family, Eliezer Untalan. Para sa natatanging kahilingan ni na Graciano J. Tobias, Mr. Brid Tumaliuan, Rocio Tabamo, Gabriel Pangilinan, Jimeno Serrano and Pagsanghan Families, Arisa May Tarlenco. Para sa kaluluwa ng mga sumusunod, Ernesto M. Salanggit, Cholo Arispacuchaga, Eulalia M. Baisa, Noel Arispacuchaga, Louis Arispacuchaga, Ochot Cortez, Teodoro Ontimare, Antonio Lim Taroy, Bernardo Trinidad and Benvenido Silvestre, Chris Soria Margate, Arnold Cabico Osio, Dr. Mariano Diaz, Noah Rafael Salas, Aurora Dewana, Wilson Galicia, Roberta Galicia, Mark Jobert Lucasia, Antonio Senior Potenciano, Aurora Josefa, Eulalia M. Baisa, Catalino Monteblanco, Milagros Lim Monteblanco, Primitibo Kasupang, Daniel Untalan, Cipriano Junior Estelita, and Emmanuel Tarlenco. Tayo po ay manalangin ng Horacio Imperata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinlang na gamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan.
maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat at ating dasalin ng sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis humimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Butihing Diyos, Anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at nang ikasaya mong dinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa. Kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon, ikaw ay aming sisilayan at sasambahin magpakailanman. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nagihid, dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipadalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Magalak nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipadalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang verbo ay nagkatawang tao. At ang ipamahay sa akin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipadalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo ang aming mga kaluluwa na iyong mahal na grasya. Ayayamang kailan sa pamamagitan ng Anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesus Kristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal ng sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ng Jesus Kristo ang Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparaunang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Simula sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang sa ating pakikipagkaibigan sa ating mahal na Diyos at sa ating Panginoong Jesus upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, at sa mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi ikinahiya ng iyong anak na makituloy sa bahay ng magkapatid na taga Bitanya na sina Santa Maria, Santa Marta at San Lazaro bilang tugon sa ilang pagdalangin na mapaglingkuran si Kristo sa katauhan ng aming kapwa upang mapatuloy mo kami sa iyong tahanan sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Joachim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwaga ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Juda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuhod ako at hindi ko itutuloy ang parusang inihanda ko sa kanila dahil sa masamang ginagawa nila. Sasabihin mo sa kanila, sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa silo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa pangunguyayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta at ng lahat ng taong nasa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. Dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ang templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman. At siya'y pinaligiran ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong iyong dinggin, ako'y iyong ginigiliw.
Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang nangamumuhi ng walang dahilan, higit na marami sa buhok kong taglay, daming sinungaling na nagpaparatang, ang hangad sa akin ako ay mapatay, ang pag-aari kong di naman ninakaw, nais nilang kunit dapat daw ibigay. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaonsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, O Poon. Sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sinumang nabubuhay at nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuroy ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po ay pinararangalan natin ng ating simbahan ang tatlong banal na magkakapatid na taga Bitania, sina Santa Marta, Santa Maria at si San Lazaro. Ito po ay nangyari na sabay-sabay silang pinararangalan simula noong 2021, no? 2021, January 26, sa rekomendasyon ng Congregation sa Divine Worship sa ating Santo Papa, na maganda na silang tatlo ay magkasamang pararangalan sa isang araw. Mga kapatid, ang tatlong magkakapatid na taga Bitania ay batid nating mga kaibigan ng ating Panginoon. Espesyal na kaibigan na kahit sa Ebanghelyo ni San Juan,
sila ay isinulat niyang sinabi ng Panginoon o sinabihan ng Panginoon na mga minamahal niya. Tayo din po ay may mga kaibigan o tayo din po ay itinuturing na kaibigan. At madalas, no, ang pinakamagandang gesture natin bilang kaibigan, no, sa mga special na tinuturing natin na kaibigan ay inaanyayahan nating pumunta sa ating tahanan. At sa ating tahanan, ibinibigay natin ang the best. Mas excited pa tayo sa kanilang presensya kaysa sa mga kapatid natin minsan, di ba po? O sa mga miyembro ng ating pamilya. Kapag nandyan ang kaibigan, andyan ang accommodation, nagiging masaya, nagiging busy ang nanay sa pagluto ng snacks dahil andyan ang kaibigan ng kanyang anak. At dahil sa magagandang pakikitungo ng pamilya ng tahanan ng ating kaibigan na pinupuntahan natin or kung tayo iyon, yung pinaparanas natin na sa ating kaibigan sa kanilang pagbisita sa ating tahanan, doon ay nararamdaman nila na nagiging special sila. At dahil sa warm na pinaparanas natin sa kanilang pagdalaw sa ating tahanan, nangyayari nga na pabalik-balik sila sa pagdalaw sa ating tahanan. Tayo din siguro ganyan din, no? Kung nakakaranas tayo na welcome tayo sa bahay ng ating kaibigan, pabalik-balik din tayo sa tahanan na iyan. At siguro po iyan po ang nararamdaman ng ating Panginoong Jesus sa tahanan ng tatlong magkakapatid. Kung maalala natin, no, sa iba't ibang account na ang Panginoon ay napunta sa tahanan ng tatlong magkakapatid, nakikita natin ang mga gesture ng isang totoong kaibigan. Si Santa Maria naupo sa kanyang paanan, nakinig sa kanya, pagpapakita ng pagbibigay atensyon sa kanilang panauhin. While si Santa Marta naman, abalang-abala, not in a negative sense, no? Abalang-abala, excited sa paghahanda dahil mayroon siyang niyayang bisita sa kanyang tahanan, no? Kung tayo man ang nasa sa kalagayan ng ating Panginoong Jesus, talagang ma-appreciate natin ang ginagawa, ang pinapakita ng magkakapatid. Wala tayong masyadong may naririnig kay San Lazaro, maliban na siya ay binuhay ng ating Panginoon or siya ay iniyakan ng Panginoon nung siya ay namatay. Pero in his silence, maybe we can think, no, na si San Lazaro, dahil sa presensya ng ating Panginoon, ay nagiging humble na tao. And we can agree na we really appreciate a humble friend. Diba po? So sa tatlo, yan po ang nararanasan ng ating Panginoon. Kaya ang Panginoon ay talagang napapamahal sa kanila. At espesyal ang pagiging pagkakaibigan nila. Mga kapatid, siguro sa kapistahan ng tatlong banal na magkakapatid ng Bitanya, maganda po na balikan natin, silipin natin ang estado ng ating pakikipagkaibigan sa ating Panginoong Jesus. Kumusta po ang ating pakikipagkaibigan sa ating Panginoong Jesus? Tayo ba ay na-appreciate ng Panginoon? O tayo ba ay nakikitaan ng Panginoon ng mga katangian na makikita natin sa tatlong magkakapatid? Nagpe-pay attention, naglilingkod, nagiging humble, kung saan ang Panginoon ay makaka-appreciate sa atin bilang kanyang kaibigan. Sa misang ito, we ask, no, the intercession, the prayer of these three saints na magkakapatid, na tulungan tayo sa ating pagsisikap na magiging totoo at mabuting kaibigan ng ating Panginoon. Nang sa gayon, dito sa lupa o sa kabilang buhay, mararanasan natin ang kanyang pag-appreciate
sa atin bilang kanyang kaibigan. Dahil sa totoo lang, mga kapatid, mas okay pa na nag-iisa lang ang ating kaibigan kaysa sa marami tayong kaibigan na hindi naman katulad ng kaibigan natin na si Panginoong Jesus. Amen. Sa kapistahan ito ng tatlong magkakapatid na banal na taga Betania, Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa atin araw-araw at hilingin natin sa Diyos na ipagkaloob sa kanila ang mga pagpapala at biyayang nais nilang makamit. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Marta, tayo naway magpusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mananampalataya na naglingkod noong sila ay nabubuhay pa, naway umani sa langit ng mga bunga ng kanilang pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, humihingi kami ng biyaya ng paglilingkod. Marapatin mo na ang aming buhay ay, at gawain ay maging mabunga para sa marami upang kami ay makapaglingkod ng katulad ng mga magkakapatid na taga Betania. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dinadakila ka namin ngayon na si Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro
ng Bitanya ay ginugunita upang gaya ng hain nilang pag-ibig na iyong ikinalugod, pagindapatin mo rin ang handog naming paglilingkod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at isip. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagat at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala
na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na parabagang narito ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawan at dugo ni Kristo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasalanan masadlak. Sa halip, pakundangan sa mga magkapatid ng Bitanya, Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro. Nauliran, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa. Humayo tayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.